my YouTube channel. My name is Anna. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, subscribe mo na ako. Click mo na rin yung bell notification para updated ka sa mga susunod kong i-upload na video. So for today's video, ang topic ko ay tungkol sa care tips. So care tips ni Sedum Adolpi. So si Sedum Adolpi ay tinatawag din na Golden Glow or kaya Golden Sedum. So siya ay kulay green. Yung original color niya ay green. So ganyan yung pinaka kulay niya, yan o. Yan. So pag sun stress siya, nag-red siya papuntang orange. Tsaka si Sedum Adolpi ay nagpa-flower. Ang flower niya ay kulay white. Pagkatapos yung shape ng flower niya ay star shape. So sa pag-aalaga ng Sedum Adolpi at cactus and succulent ay meron ka dapat na ganitong bagay, siyam na bagay at meron ka ring dapat gawin. So number one na dapat mong gawin or dapat meron ka nito ay seller. So dapat alam mo kung saan ka bibili or kung saan ka mag-o-order. So ako meron akong seller na online sa FB Market, dalawa, tsaka meron din akong mga garden shop na binibilhan. Ito, sa online ko siya binili sa FB Market at ito namang dalawa na to sa garden shop ko siya binili. So ito, I remember kay Ate Daisy to, sa Dangwa base yon si Ate Daisy. Sa FB Market ko siya, in order. At ito naman sa garden shop sa Tayuman kay Ate Bell. So yun yung mga legit kong seller tsaka garden shop na pinupuntahan ko. So pangalawa na dapat alamin mo kung mag-aalaga ka ng cactus and succulent or bibili ka ng mga cactus or Sedum Adolpi, yung price niya. So yung price nito ay mura lang. So mas pabor sa akin pag mura lang. So ito 50-50-50. So 50 each lang sila. So sa akin mas maganda kung 30 or 40 pabor sa akin kasi mas cheaper, mas okay kasi be practical. Mas maganda yung nakakatipid tayo at alam natin kung magkano yung price kasi para napaghahandaan natin. Tsaka pangatlo naman na dapat meron ka ay pots. So ayan, ang gamit ko sa kanila ay plastic pots lang. Ito, yan, plastic pot lang to. And ito ay Melaware bowl siya. Yung mga mangkok. Yan. Silang dalawa. Ito ay yung plastic pot ko o yung Melaware ko na pots ay nabili ko lang sila sa Divisoria. Malapit lang kasi sa amin dito sa Divisoria kaya doon ako namimili ng pots sa kanila. So sa pots, okay naman sila. Hiyang naman sila sa plastic pot. Nabubuhay naman sila. Ayan. So mabilis naman silang mag-dry out pag nagdidilig ako sa kanila. So pang-apat na dapat gagawin mo or gawin mo kapag nag-alaga ka ng Sedum Adolpi ay kung nag-air dry ka ba. So ako, itong isa na to at saka ito at pangatlo, hindi ko sila in-air dry. Lahat silang tatlo ay wala akong process na ginawang pag-air dry. Kasi ito, 4 months na to sa akin at itong dalawa na to ay 3 months pa lang nauna to tsaka sumunod tong itong dalawa, sabay ko silang binili. So ito kasi yung process ko dito, tinanggalan ko siya ng original soil pagkatapos niripat ko na agad. Experiment ko siya na hindi mo na air dry. So nung nabuhay siya nang hindi ko siya in-air dry, siname process ko na lang to. Kasi buhay naman siya sa hindi pag-air dry. So, itong pangalawa, itong dalawa na to, ganun din yung ginawa ko. Wala namang pagbabago sa kanila. Okay din naman sila. Hindi sila masyadong naglagas. Naglagas siya sa akin noong una, isa o dalawa
dito, pero may ginawa akong paraan kaya siya hindi nagtuloy ng paglalagas. Basta, ito sa kanilang tatlo, hindi ko sila in-air dry. Pagkatapos ko silang tanggalan ng original soil, inisprehan ko siya. Ito kasi before, nung una, wala pa akong detain. So, ang inispray ko sa kanya, alcohol lang. Alcohol yung pinaka-leaves niya para at least ma-prevent ko yung mga insect or millibugs na dadapo sa kanya or mag-i-infect sa kanya. So, alcohol yung ginagamit ko noon sa kanya. Pero ngayon, dahil meron na akong detain, yun na yung ginagamit ko. Ini-spray ko sila. Ito, dahil hindi ko sila nagawan dati ng, hindi ko sila na-sprayhan ng detain dahil wala pa ako. Medyo late ko na sila in-sprayhan ng detain. Tsaka madalas ko talaga silang ini-sprayhan kasi para hindi sila lapitin sa mga millibugs or mga punjay. So, ayan sila, buhay sila kahit wala silang air dry. So, okay lang, lalo na yung mga Sedum Adolphi, ito yung best recommended ko na number one na kauna-unahan na aalagaan nyo as a beginner kasi wala siyang kahirap-hirap alagaan. Hindi siya maarte alagaan. Tsaka, mabilis siya magtubo ng mga panibagong stem tsaka mga baby. Itong una ko na to, sobrang liit pa lang neto. Siguro yung itong pups na to na maliit na to, yan. Halos ganyan pa lang siya kaliit nung binili ko kasi maliit siya nung binigay sa akin ng seller. Pagas naglagay siya ng dalawang peraso, so mas lalo siyang lumiit. So, yan yung aking process. So, wala akong in-air dry sa kanila. Tinanggal ko lang yung original soil nila pagkatapos niripat ko sila. Hindi ko rin hinugasan yung roots nila ng tubig. Hindi ko binasa, basta niripat ko lang agad sila. So, number 5 na dapat meron ka at gagamitin mo ay ang soil. So, ang soil nila ay isa lang ang soil nila. I remember kasi yung gamit ko ngayon ay sa e-green space na siya. CNS, soil, less potting mix na yung gamit ko ngayon. Before, masitera siya kasi in-order ko siya sa Shopee nung una. Kasi hindi ko pa nakita yung bago kong nakita ngayon na soil na CNS sa e-green space. Yun, parang pumice lang. Purong-purong pumice, tsaka vermicast. So, yun yung una ko. So, ito sila ganon. Parang, pumice, 70%. And then, vermicast, 30%. So, hiyang naman sila. Ayan o, ang bilis nga nila magsilaki. Ang bilis nila magkaroon ng mga panibagong pups. Ito o, ang grabe o. Ang dami na niya o. 1, 2, 3, 4, 5, ayan o, 6, 7, ang dami na niya. Samantalang before, nung binili ko siya, hindi siya ganyan. Hindi siya ganyan kadami. Yan, hindi. Mga tatlo lang sila. Ito, kaya itong dalawa lang na nabili ko. Nabili ko siya, ito lang yung pinaka mother, plant niya. So, yan lang. So, ganun sila ka-healthy sa CNS na gamit ko sa kanila. So, wala akong problema sa kanila pagdating sa soil nila. So, pang-anim na dapat mong gawin ay ang sunlight nila. So, ang sunlight nila ay itong tatlo ko na tong Sedum Adolphi. Ang sunlight ko sa kanila ay full sun na ngayon dahil stable na sila, matagal na sila sa akin, full sun na sila. Pero, gradually mo muna sila isa sunlight or i-introduce kay Haring Araw. Sa Sedum Adolphi, 'di ba may sinasabing ilalagay mo sila sa shaded area ng 1 or 2 weeks, depende siguro sa succulent. Merong mga succulent na alaga nyo na pwedeng magtagal sa shaded area kagaya ng mga halimbawa Black Prince, Rose Cabbage, Nevada, mas pabor sa kanila o kaya Green Prince or yung Elegance, mas pabor sa kanila na matagal sila sa shaded area.
kasi parang ano sila eh, matubig sila. Hindi kagaya ng Sedum Adolphi, Jelly Bean, Banana. Hindi ko sila pinapatagalan, or depende siguro sa inyo, hindi ko sila pinatagalan sa shaded area kasi ano, mahilig sila sa araw. Ito, nung niripat ko siya, nilagay ko sa shaded area, hindi nga dito eh, kasi medyo natatamaan to ng araw, dun pa siya sa loob ng bahay. Nung niripat ko siya, naglaga siya ng isa. Nariripat ko lang siya kanya. Kinabukasan, naglagas uli siya ng isa. So, sabi ko, anong gagawin ko sa kanya? So, ang paraan na ginawa ko ay nilabas ko kaagad siya sa initan, sa araw. So, nilagay ko kaagad siya sa araw ng 2 oras. So, 6 o'clock hanggang 8, hindi pa mainit. So, binigla ko kaagad siya. Sa pangatlong araw na niripat ko siya, nilagay ko kaagad siya sa arawan. Kasi mahilig siya sa araw. Pagkatapos, nung nandoon na siya sa araw, pangatlong araw niya na 4 days, 5 days, 6 days, hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya, hindi na siya naglagas at matigas na yung pinaka-tip niya, yan yung mga tip niya, tsaka yung mga leaves niya ang tigas. Iba kasi pag healthy, tsaka tamang araw yung napoproduce mo sa kanya, ang tigas niya, hindi siya malambot, talagang kahit pisil-pisilin mo, talaga siya, halata siyang healthy at natatanggap niya yung tamang sunlight. So, ito, sa pangalawa, hindi siya naglagas. Ito hindi naglagas kasi alam ko na yung gagawin sa kanilang dalawa dahil na-experience ko na rito. Sa pangatlong araw na nilagay ko sila sa shaded area, itong dalawa na nahuli sa kanya, pangatlong araw pa lang o pangat-apat na araw, nilagay ko na siya sa arawan hanggang 9 o'clock agad. Hindi sila naglagas. Pagkatapos hanggang sa naging 10 o'clock sila, 11 o'clock itong dalawa, hanggang sa pulsan na sila. So yan, pinupulsan ko sila. Tsaka hindi prone sa millibugs or sa punjay or aphids, yung mga succulent na babad sa araw o kaya nasasalo nila or or natatanggap nila yung tamang sunlight. Kasi ito, yung naging problema ko sa kanya, siguro, yung may konting maliliit lang siya na dot, yung maliit. Pero ang liit-liit lang sobra, hindi mo na siya dapat pansinin na problema. Or parang iniisip pa na may ganun-ganun sila. Kasi okay lang naman sa kanila. Ang healthy nila, ang tataba ng nila, leaves nila, tsaka or nagre-red na sila, papunta na sila sa orange. So yan, ito hindi pa siya masyadong stress. Meron kang mga dot na maliliit, mga tuldok-tuldok lang niya. Kita ba? Yan, pero okay lang kasi marami namang healthy, isa lang naman siya. Minsan kapag ganyan, yung pag nagtitrip ako na ayaw ko siya tingnan, parang napapangitan ako, tinatanggal ko lang yan, Yan, tatanggalin ko pagkatapos ilalagay ko siya sa lip prop ako. So, tutubo na siya. So, ayan, yung iba wala. Walang mga katuldok-tuldok, diba? Yung mga tuldok-tuldok na dot-dot na sinasabi nila ay namilibag sila o kaya may punjay sila. Yan. So, yan. Meron naman. Pero wala, hindi mo talaga maalis na merong isa na may ganon. Pero okay lang yan. Wag nyong masyadong pansinin. Kasi the more na parang pinapansin sila, nagpapapansin din sila. Kaya wag mo sila pansinin, magre-recover o kaya lalaki sila at healthy sila nang hindi sila pinapansin. So, pang-7 na dapat gawin mo ay ang tamang pagdidilig. So, sa tamang pagdidilig, pag bago, so, yun talaga yung nasunod ko na hindi ko sila maagang diniligan yung Sedum Adolphi ko. So, 7 days, naalala ko 7 days or 10 days ko sila diniligan. Talagang pinaano ko sila, din dry out ko, dry na dry.
Kasi sa garden soil, ay sa garden siya, pag bumili ka, dry na dry. Pag nakita ko sila, nakita ko yung mga succulent sa garden shop na dry na dry. Pagkatapos buhay pa. Kaya sabi ko, idadry ko rin sila. So yan, bago ako nagdilig nung bago pa sila, 10 days. I remember 10 days sila. So itong pangalawa ko na 3 months, 10 days ko rin sila bago ko sila diniligan. Tsaka mas okay lang na dry sila kesa sa ma-overwater mo sila. Nagdidilig lang ako kapag nakikita kong meron na siyang tawag dun, kuyukot or kaya tuyot na siya. Pagkatapos, the moment na diniligan ko yan ngayon, kinabukasan wala na siya. Hindi na siya magtutuyot, magsasurvive na siya. So ganun ako magdilig, kailangan tuyot na tuyot o kaya dry na dry yung soil. So kapag nagdidilig ako na matagal na, pwede na rito sa rosette niya. Hindi na nakakatakot diligan yung mga Sedum adolphi or yung mga cactus or succulent pala na stable na dito. Yan, hindi na sila nakakatakot diligan kahit dito sa rosette nila o kaya sa leaves nila, kasi hindi na sila mamamatay kapag dyan, or hindi sila maglalagas kapag dyan mo na sila diniligan kapag stable na. So, ang gamit ko sa kanilang pandilig na tubig ay rainwater. So, hindi ko pa sila nadiligan sa tubig gripo or sa running water. Hindi pa, kasi marami akong stock na. Pangwalo na dapat meron ka ay fertilizer. So, meron akong fertilizer sa kanila, sa Sedum adolphi ko. Yun ay Osmocote. So, ito, nalagyan ko na kasi siya before, so malapit ko na uli siyang lagyan kasi magpa 5 months na siya. Ito naman, malapit na rin kasi magpa 4 months na siya. So maganda rin kasi na meron kang fertilizer kasi mabilis mamulaklak, mabilis dumahon, mag-down yung mag-leaves yung mga alaga natin. Tsaka healthy sila kapag merong mga fertilizer. Minsan, gumagamit ako ng Betchin fertilizer. So, yung ABF ko. Spray lang, in-spray ko lang. Pero bibihira lang kasi hindi din daw maganda kapag lagi yon. So, tinry ko lang. Wala namang masama. Pero kung may pagbabago, hindi sila hiyang, ayaw nila, hindi sila healthy sa Betchin fertilizer na gawa ko, i-stop ko din. Pero hindi ko ina-advise na gamitin nyo yon yung Betchin fertilizer. Pero meron akong review nun, meron akong ginawa nun, yung Betchin fertilizer. Effective siya sa mga fruits, yan, vegetable. Mabilis siya mamulaklak at mabilis siya magpabunga. Kasi yung kalamansi ko, ang dami na niyang bunga. Tsaka yung sili ko, namulaklak na siya, susunod na yung magbubunga na siya. Siguro sa ibang mga plants, effective siya. Sa pagpa-flower, effective din siya. Kasi yung kalachuchi ko, nag-flower siya. Tsaka yung aking sampagita, matindi yung pamumulaklak niya kapag gumagamit ako ng Betchin. Pero siguro sa succulent, hindi ko masyadong ina-advise. Mas maganda yung mga fertilizer talaga na para sa kanila. So, pang-siyam na dapat mo ring gawin or pwede mong gawin, yun ay ang propagation. So, ito, hindi pa ako nag-propa, pero baka today or tomorrow mag-propagate na ako nito. So, ikakat ko na siya, magkakat na ako ng isa ito. Dahil dalawa na silang medyo malaki. Itong malaki, tsaka ito. So, balak ko na ikat ko na to. Yan, dito ko siya ikat. Ipopropagate ko na siya. So, itong malaki na to na nasa unahan, isa dito, yan, ipopropagate ko na rin sila. Kasi hindi pa ako nagpropagate kay Sedum adolphi. Pero may mga napropagate na ako sa iba kong alagang succulent. Ito lang si Sedum adolphi, hindi pa ako nagpropagate. So, ito, hindi ako kukuha dito kasi wala pa siyang panibagong tubo na babies na malaki. So, hindi muna ako. Dalawa lang muna. So, sagot tayo sa mga tanong. Question and answer tayo. So, may mga tanong kasi na bakit naglalagas yung aking
Sedum Adolpi, may napanood ako doon or may nabasa ako na lagas talaga, as in nalagas yung isang ganun lang. So, ipapakita ko dyan, yan. Isang ganun na lang, isang nakatayong ganyan na nga lang yung nabili niya, nalagas pa. So, ito lang ganyan. Naubos lahat. Sige. Sagutin ko yon as my experience. Bakit nalalagas yung bagong ripat na Sedum Adolpi or hindi pa nire-ripat? Hindi niya pa, sa pansin ko, parang hindi niya pa tinanggal dun sa pot na original, yung plastic pot na kulay itim. Tawag ba dun? Bag na itim niya doon sa original pag bumili ka doon sa garden shop. Pag doon pa lang, hindi mo pa lang siya natanggal at naglalagas na siya, kailangan mo na siyang iripat. So, kailangan mo na siyang matanggal doon sa original soil niya at para mapalitan mo na siya ng panibagong soil. Kasi, pwedeng hindi siya hiyang o ayaw niya na yung soil na yon, pero doon sa pinanggalingan niya sa Benguet, buhay na buhay siya doon kasi yun yung soil nila doon. Doon sila nabubuhay sa ganung soil. Pero pag nandito ka na sa lowland or dito sa area natin, kung saan ka man, Manila, Bulacan, nag-iiba sila. Kasi yung pinagbilhan mo noon sa garden shop, makikita mo ang healthy pa niya, di ba? Hindi pa siya naglalagas, buong-buo pa siya. Kasi kagagaling lang nila noon sa Benguet. Kabababa lang nila dito sa Manila, kaya hindi pa siya nagbabago pag nasa garden shop. Hindi mo pa makikita na naglalagas na siya. Pero pansinin mo, pag nandiyan na siya sa bahay niyo at nabili niyo na, at wala ka pang ginagawa, naglalagas na, diba? Pagkatapos, the moment na may ginawa ka uli, mas lalo tuloy siyang naglagas pag tinanggalan mo na siya ng original soil niya. So, ang gawin mo, tanggalin mo na siya sa original soil, ilagay mo na siya sa panibagong soil niya na tuyo. Kailangan tuyo. Tsaka pag napansin mo na nabili mo siya ng basa, kailangan mo siyang air dry. Hindi mo siya pwedeng iripat. Ako kasi, niripat ko sila dahil tuyo yung soil nila. Kasi bumibili ako sa garden shop, tinitingnan ko yung soil nila na tuyo. Hindi ako bumibili ng basa. Kasi marami ka namang pagpipilian, marami namang Sedum Adolpi pili ka na lang ng tuyo na soil. So ako, tuyo talaga yung pinipili ko para maripat ko kaagad siya. So eto na, iripat mo na siya. Pagkatapos, ilagay mo muna siya sa shaded area, yan sa shaded area, ng isang araw o dalawang araw. Naglagas pa siya ng naglagas, kagaya ng ginawa ko, ilagay mo na agad siya sa haring araw. Kahit hindi pa advisable na ilagay siya sa haring araw, ilagay mo na agad siya. At least, paarawan mo na siya ng 1 hour. Ganon. So, may stop na yung paglalagas niya. Kasi yun yung ginawa ko Yun yung unang-una kong ginawa nung nakita kong naglagas yung aking Sedum Adolpi. So, kahit hindi pa pwede na ilagay siya sa haring araw or paarawan mo siya, pwede na yun at least 1 hour. Huwag kang lalampas doon kasi baka naman ay masunburn siya kasi di mo pa siya dinidiligan Wala pa siyang dapat tuyuin doon kasi hindi ka pa nagdilig. So, yung iba naman, bakit naglalagas? Kadidilig lang nila. Di ba may mga naglalagas na kariripat lang nila pagkatapos 1 week na sa shaded area, kadidilig lang nila ngayon, yun ay kulang sa sunlight. Kailangan paarawan mo na. Mahalaga talaga na sa isang succulent na may tamang araw siya, yung proper sunlight niya. Kasi pag halimbawa, nalagi lang siya sa shaded area, nandyan lang siya, hindi siya natatamaan ng araw. Or pwede rin yung isang beses mo lang siya pinapaarawan. Halimbawa, ilalabas mo siya, pis ipapasok mo siya, pis once a week mo lang siya paarawan. Lalo na yung Sedum Adolpi. Hindi siya pwede sa ganung setup na isang beses lang sa isang linggo mo siya paarawan. Kailangan, kapag bago siya, meron siyang everyday 1 hour or 2 hours. Everyday. Pagkatapos, matagal na siya, stable na siya, hindi siya pwede na isang beses lang din sa isang linggo. Dapat,
araw-araw, every day meron siyang sunlight. Pag full sun na siya, pag stable na siya, kailangan niya ng full sun. Maghapon siya diyan. So hindi siya pwede na hindi mo siya pinapaarawan kahit na stable na. Pagkatapos nasa bahay mo lang siya, nasa loob lang siya, mag-iiba yung kulay niya. Magi-green siya, na stress na sana siya, na kulay ano na siya, reddish na siya, na orange na. Pag matagal siya sa bahay nyo, nandun lang siya, magiging malungkot yung kulay niya, magiging green uli, tsaka mashy siya, tsaka hindi healthy yung pinaka stem niya. So yun yung unang tanong na na-encounter ko. Pangalawa, bakit nagkakaroon sila ng dark spot yung parang mga patsi-patsi, mga maliliit na tuldok, or kaya dry sila sa ilalim, yung leaves nila nangunguyukot. Yun ay kapag dry, yung parang payat yung ilalim ng leaves nila, yung Sedum adulti. Kulang naman siya sa dilig. So, wag mag-worry kapag payat yung ilalim nila, tuyot, dry. Diligan nyo lang, pagkatapos diligan nyo lang ng diligan, wag naman yung araw-araw, yung tamang dilig lang, makaka-recover din yun. So yung mga dark spot, kaya may mga maliliit na tuldok-tuldok, ang ginagawa ko naman doon, dinidetain ko siya, ini-spray ko siya ng detain, tsaka meron akong maliit na blade, kinakayod ko siya. Kapag ayaw ko siyang tanggalin, ayan, kagaya niyan, hanap tayo. So, ito, ayan, meron siya, ayan, ito, makita natin. So, ayan, kita ba? Ayan, so, kumuha ko ng blade, pagkatapos, kinakayod ko siya, ginaganon ko, hanggang sa matanggal yung itim na yon. Pagkatapos, nilalagyan ko siya ng cinnamon powder na maliit, o kaya ini-sprayan ko siya ng alcohol, o kaya ginaganyanan ko siya ng detail. So kinabukasan, hindi ko siya ilalagay sa arawan, sa shaded area muna. So kinabukasan, mag-heal na yon, mawawala na yon. Pero pag hindi talaga siya gumaling sa ganung process ko, ay nako, tinatanggal ko na lang siya. Choing! Pagkatapos nilalagay ko na lang sa leaf propagation ko. Kasi madami naman siya eh. So, ganun lang ka simple yung aking ginagawa kapag may mga nakita ako, mga ano dyan, yung mga dot-dot na maliit. Prone siya sa ganun eh. Yun yung pinaka-problem niya kapag hindi na naglagas, pag stable na siya. Marami siyang mga maliliit na tuldok-tuldok. Ewan ko sa kanya, ano, parang nunal na ewan. So, yan o. Meron din siya, yan o, isa, pero hindi lahat. So, okay lang kasi ano naman, meron ka pa namang ano, mga natitirang magaganda tsaka maayos pa naman. Meron pa rin naman siyang isa, ayan. So, okay lang yan pag magkaroon ng problem. So, hindi siya masyadong dapat pinapansin pag mga ganun-ganun. So, yun lang ang aking care tip sa aking Sedum adulti. So, sana nagustuhan nyo, sana nagkaroon kayo ng idea sa aking pag-aalaga ng Sedum adulti. So, kung gusto ninyo yung aking process, so, try nyo, baka mabuhay din ang inyong mga Sedum adulti sa ganitong process. So, thank you for watching! Don't forget to subscribe my channel, Ana Duran. Kung like ninyo ang aking video, give them a thumbs up. So, thank you Lord sa umagang ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.